Kasi pupunta kami ng munisipyo dito para kumuha ng marriage license. Sa mga guwapo, tapos ko na mag-withdraw. Nag-withdraw ako sa Isla, kasi ito yung picture. So ayan, picture ngayon mga makagwapo. So ba't nag-withdraw na naman ako? Napakadami yung talagang pera. Siyempre mga makagwapo, dahil nga yan sa online sabong. So as of now, meron ako dito 200,000. Ayan, so 200,000, wala lang to para sa akin. So itong pera natin to mga makagwapo, ay ubusin natin lahat sa SLR para maganda house of natin, marami tayong pagkain sa bahay. So paano ako nagka 200,000? Siyempre mga makagwapo, nagtalpak tayo, nag-roll tayo mga makagwapo. 30,000 ang puhunan ko dito mga makagwapo sa 200k, tapos naging 200,000 na. All in na ng all in mga makagwapo. Tapos kung di ka pa nakapagsabong, ay magsabong ka na. Paano ba magsabong? Sa baba, meron dyan link na nakapin. Magre-register kayo dyan. Pag-register nyo, maglalagin kayo. Pag-login nyo, pupunta kayo sa menu bar. Pagka menu bar, mayroong add credit. Mamimili ka na pwede mong lagyan ng credit doon, tapos may pipilapan ka sa baba. Pagkatapos nun, maglaro ka na. 200 pesos yung pilang mababa na pwede mong i-cash in. Pero 100 pesos lang yung pilang mababa mong pwede yung taya. So yung 200 pesos mo, dalawang game na yun mga makagwapo. Mara nyo, maka-chambering kayo, maging ganito kayo. Tip ko lang, unan nyo tayaan yung meron mga makagwapo. Lagi tayo sa meron. So yun na nga, bali pupunta na kami sa SNR mga makagwapo, tapos i-update ko na lang kayo. So kasama ko nga pala ang baby ko, tsaka si Chris. So bye! Yan, so what's up mga makagwapo? What's up mga makaganda? Miss mo na. Full energy. So mga makagwapo, ito yung naman ang halos sa gising lang talaga namin ni Ricky. Yes. Kasi, naaaling pumatang kami. Meron na siya yun ng prenup, meron ng place kung saan gaganapin, magpupuntasing na kami, meron ng pare, meron kami wedding coordinator, may sing-sing na, may gown na, meron pang isang kulang na pwedeng pumigil ng kasal namin. Si Ed. Kaya niyang pigilan ng kasal natin kasi pag hindi tayo kumuha ng wedding license. So ayun mga makagwapo, bali, hindi ko alam pala na meron ko palang lisensya pati sa pagpapakasal. So nagulat din talaga ako doon. So ngayon, si Ed eh, galing siya sa atin. So honestly, andito pa siya, inaantay nila kami. Kasi pupunta kami ng munisipyo dito para kumuha ng marriage license. So kasi akala namin kapag nakausap mo na yung pastor is okay na. So nagkagulatan kami lahat, wala pa pala kami marriage license. So ngayon, pupunta kami sa munisipyo para kumuha ng marriage license. So samahan nyo nga kami. Hindi ko alam kung ano magiging process doon kasi syempre ito yung first time namin parehas nakukuha. So wala pa akong idea. So samahan nyo kami para pare-parehas tayo matanga doon. So let's go. Let's go. Pilapan. So ito yung pang-groom sa red. Yes. Groom sa bride. Ah, yun. So ayan na, baby. Alam mo na. So ayan, bye. Ayan na po si Mimi. Ayan na aming madami. So ayan si red. Ayan, so pick up namin, tapos sabihin namin kayo, bye. Nagtatanong na si Mimi, hindi ko kasi alam pipilapan. Ayan. Ito, Benny. Ito pa na yung mga question. Ah, question and answer ba yan? Oo. Ah, okay, sige, sige. Darada na yan. Kailangan natin ng valid ID upon application ng marriage license. So, ayan. Meron ba tayong dalami? Yes. Ayan, so ayan na po, bali, legal na, legal na. Pagkatapos ng license, wala na makakapigil, no? Pabayaran na lang doon, then, okay na? Okay na. So, ayan. Jose, baka mag-ano ka doon na, itigil lang kasi. Nakalimutan ko ibigay gas pa. Hindi ka nagbabaya, Jose, ha? binalikan mo naman. So, ayan na. So, i-update na namin kay mamaya. Bye. So, mga makagwapo, saan tayo pupunta, Ed? Punta tayo ng DSWD for Short Family Planning Seminar. So, Short Family Planning daw. Importante daw yun. Tsaka seminar. Importante yun for marriage. Ah, ganun. So, pupunta na kami. Kailangan namin plan ng family planning. So, fine. So, ngayon, nandito na kami sa DSWD. Bali, napipilap na ulit si baby para sa aming family planning. So, ayan na ngayon si Mimi. So, Dave, huwag muna lang pakita itong mga details, ha. Ayun yung mag-edit si Dave. Nag-apply na rin siya. So, sampu. Pwede ba sampu? Tiyak ako. Sampu. Dalawa lang. Sampu, lagay mo. May makakasuhan tayo pag lumabas tayo dyan. Kasama ko yung tita ko kasi nandito ko kasi sa DSWD si nagtatanong. So medyo awkward kasi siya nakaka-counseling sa amin. Pero again, meron pa lang ako dito question and answer. Ano yung unang tanong, tita Takit? Nadarama kong mahal ako. Nadarama kong mahal ako kung pinupuri ako ng aking kapareha. Sumasang-ayon, neutral, hindi sumasang-ayon. Ano yung dahilan? Pwede mga no, love is no reason. ba't may dahilan po? Hindi, halimbawa ang sagot mo eh, hindi ka sumasang-ayon. Ay, ano yung dahilan mo? Ano? Ang, ito, i-repet naman sa din. Ayan, so ayan yun. Ayan. Parang lapit masyado yata.
Hindi, medyo lay yung mga. Ayan, so ako hindi ako sumasang-ayon kasi love is no reason. Hindi ka sumasang-ayon? Saan ba? Ayaw, iba lang ako. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako kasi mahal ako ni Jamie. Pinupuri ako ng aking kapareha. Sumasang-ayon, syempre. So, yun nga, bagay niya, sagot muna kami tapos i-update namin kay mama yan. So, bye. Tontawa siya sa pag-i-fail. So, meron dito nga ito. Kung meron kaming hindi pagkakaunawaan, mag-uusap, pagsulat ng liham, hindi pagpansin, pagbaliwala sa isyo. Gusto ko yung pagsulat ng liham para with feelings. Tatanggapin ko ang tulong pinansyal mo na sa aking biyanan. Tatanggapin ko, okay lang. Comfortably ako kung titingnan ko, i-check ng aking kapareha na aking mobile phone. Comfortably ako kung titingnan ng aking i-check ang kapareha na nga. Hindi ako sang ayon. Let's check mo, Miss Bam. Okay, sige, sumasangayon nila ako para hindi. Papayagan ko ang aking asawa na maghanap buhay. Papayagan ko ang aking asawa na maghanap buhay. So, hindi ako sumang-ayon na yan. Hindi sumang-ayon. So, ayan. Kasi gusto ko, ano? House the place. Naniniwala ako na ang asawa ng lalaki ang dapat mag-decision ko sa pag-usap siya. Neutral lang. Neutral lang doon sa financial. Ang asawang babae lamang ang dapat magkasikaso ng babaeng bahay. Meron kaming katulog eh, so neutral lang din. Nagdalawa siya ako ng mga. Kung hindi kami magkakaanak, isa sa alam-alam ko ang posibilidad ng alternative mo pag-aalaga. Hindi mo kakaanak ako yung gusto mo mag-aanak, neutral lang. Kamusta ka dyan, Miss Pa? Natatawa rin siya. Ito, expectation on planning the family. So nandiyan na ako. So nandiyan na ako sa ano sa letter C. Ito, isa hanggang dalawa lamang ang gusto ko maging anak. Ayoko. Ilan? Sampu daw, Miss Pam. Oo. Sampu. Ayan, sabi ko. Gusto ko sampu. Naniniwala ako na ang pagtatarik ng kasawa ay isang obligasyon. Obligasyon! Naniniwala ako, no? Ano? Hindi, mamili ka lang. Naniniwala ako na magtatali ng asawa isang obligasyon na aking karapatan, pagkapahayay na pagmamahal para lamang sa pagkakaroon ng anak. Obligasyon. Naniniwala ako na ang asawang babae ay maaari magpahayag na kagustuhan may pagtalik. Okay lang. Gusto kong papasukin agad ang aking sanggol pagkasinan nito. Ay, pasasukin pala. Kala ko pasukin. Pero maganda, number 3. Nalalaman ko ng lubusan ang mga kasalanan ng hinaan ng aking Forever? Pag nasa maling tao ka, ganun. Ikaw? Hindi ko alam eh. Kapag namatay na, ganun. Nawawala akong forever. Kapag namatay na. Kapag namatay sa inyo. Kasi bakit po? Dahil sabi niyo, nagmamahalan kayo. Yung pong day sa mag-asawa. Ano po? So, may mga babanggitin po tayo mga medyo may pagka-sensor. Oh, yun. Sorry, sensor daw. Mga ng people. Bata mo mo eh. Kuya, bukas sa mahal yung hati Pamela. Ano tawag sa kanya? Baby. Oh, baby. Ano yung mga pangailangan mo bilang lalaki, ba't ka mag-aasawa, bukod sa mahal mo siya? So, magkano? Gusto ko makita yung junior ko. Lalaki, o, sige. Tama naman. Pero, pinakauna po, ay, yes, 12. Ah, yes, 12.
self-fulfillment every day, every hour, every time. Ano naman ba sa lalaki yun? Siya kasi yung madalas ang baby. May schedule. Correct. Ang pangat ng pangalan ni Kuya Chris yung asawa mo, maganda. You know. Ano po? Hindi po papaganda, hindi yung papabago para kanina. Ah, kaya di ba may mag-asawa, no? Lahat ng pera ko siya nanahawa. Kaya kung gaya yung iba kasi napag-aaman na yung libre niya ako kasi yung nari, nasa mall kami. Wala akong dalang pera kahit isang umaga. Kapag nawala ako sa mall, kahit cards ko kasi lahat sa kanya. Hindi ako nag-aaman. Ayaw ko ng pera. Marami lang talaga ako. Pero siyempre kuya, ang pera niya ay pera lang yun. Ah, ayun nga. Ay, maganda yan. Ay! Ulit! Ang pera mo ay pera ko. Pero pag hindi ko talaga pautang mo, kasi ang bilang kumari. Sa wala ng kandila! Kaya kasi magpautang. Ano po? Kaya po, alam ang buwan, saka po ang hate. Ano po? Never ako nang utang. Never. Sa ngayon, wala pa talagang utang dahil may trabaho ka ni Christian. Ano po? At syempre po, ang usap ko din ni Kuya Christian, yung pag-uwi niya, yung ang bahay ba'y maayos. Kasi po, ang babae talaga ang namamahala sa pamilya. Mabang gano'n, parang nakupunan lahat. Hindi po, layo mo katulong. Isipin mo katulong, hindi katulong. Kapag katulong, inisip mo, iwan. Kapag katulong, ay talaga, sacrifices. Ano po yan? Iniisip mo, ano ba? Kagano na ba? Kung ganito na lang babuhay ko. Kaya po ngayon, syempre, ang babae, may mga nito. Pag pinakasalat ka na kasi, okay na. Pero for me kasi, parang before, ano, sanay kasi ako nag-work, tapos parang nasa bahay na lang ako, tapos wala akong ginawa kundi asikasoy. Parang naisip ko, ganito lang ba ako ganito? Iba naman kasi pag kasal ka na, parang, ano na, parang all out ka na. Siyempre po, Luya, ang una pong gusto niya, asawa kong kumito. Lalahat. Family first, bago po kita. Siyempre. Correct. So, family first. Sabihin, siyempre po, ikaw, Luya, marami man tropa, di ba? Pero in person, sa baby ko na yun, talagang ano, isa yun sa nagustuhan mo kasi sobrang siya magmahal sa family niya. Family, so what more doon sa magiging pamilya namin? Ano masabi mo doon? Ito yun. Family oriented. We safe to. Siyempre po, pag ikaw ay nagyaya ka, ano ito po ang tama? Gusto ko. Hindi. Baby, gusto mo bang tumama? Saan? Sa langit? Pwede. Niyang niya, tara. Iba yun, ay. Iba yung gusto ka. Tara po. Siyempre po, ang babae ko ay napaka-umarte. Sensitive. Lalo na po kapag yung full time na monthly period. May topa. Correct. Kaya dapat po yan, alam ang sakyan nyo. Kapag siya merong binanalan, everything, like monthly period, sakihin ka lang. Lalo po itong maarte kapag po ito'y nag-ubuntis na. Diba meron tinatawag na, ewan ko ba, hindi ko na alam yun eh. Sabi nila na yung parang nag-lilihi, ano? Yes. Kung mga kong santol, hindi man pag-santol.
Ngayon, siyempre, maghahanap ka. Pag uwi, madami mang dahil. Siyempre, nagagalit to. Kibib, saan na pinapahanap ko sa'yo? Huwag mo na kuyang papatulan. Kapag po nagbubawa nga, you have ang mga narinig mo yun, Sir Marka. Kasi po ang babae, pag hinak at kinis, okay yun. Ano po ulit yun, ma'am? Kapag daw hinak at kinis. Kahit anong topic na galit nyo, once na yung guy, parang hinag ka or ganyan. Parang inantay ko lang na may approach mo. Oo. Siyempre, ako. Kasi po, kuya, ating mga kamay, ginamit ko at itong magamitin ng yan sa pag-usap. Kasi pwede yung malaki. Kasi minsan, may pagkakataon na manggigil ka, hawakan mo lang kami, umulay ha, papasana. Ano po, lalo kong sensitive. Siyempre po, last, may kailang talk. Ito po, kahating araw eh. Kaya alam po, pandemic na, hindi mo pwede eh. Kaya po, one on one. Last po, lagi po kayong mag sa tuwing gabi, bago matulog. Yun, well, lagi mo namin puting na mag kahit kung mag-asama ko sa tuwing. Halimbawa, ikaw pa, naisip ka niya. Sabihin mo, baby, ako naisip pa niya. Hindi ko alam ako. Sabihin mo, ha? Kapitin ikaw ba? Palo sa kanya, wala. Kapitin niyo ako eh. Siyempre, malakas yung boses. Malakas yung boses. Oo, lagi kami nagaway before. Yung normal na boses ko na, teka lang! Normal yun eh. Normal, yes. Kasi pag ako ganito, tahimik ako. Siyempre sa una tahimik lang ako hanggang sa mabubuno na ako. Bakit sila nga sa marami? Yeah. Kaya ako lagi mag-adobo kayong matutulog na patatalikot. Maraling pa lang makisig na patatalikot. Kasi magalikot lang matulog. Kasi po ang kinabukasan, hindi na po ninyo alam kung kayo ba yung matakaw, kayo ba ba? Kaya naman. Kaya po habang kayo po yung bata pa, kayo po yung malakas pag hindi nyo po ang matakaw. Napakasarap po ang aming asawa. Hindi lang muna sa sexual desire, kundi po yun po talaga, yung naging union nyo talaga bilang sa inyong yan sa mga makagapo, marito po sa nga kami ngayon. So, okay namin sa counseling, nakapagkampay na kami ng marriage contract. Ay, marriage contract. Marriage license. So, ngayon na uwi na kami para kumain. So, grabe yung nangyari ngayong araw na to. Ganito palang kahirap din magpakasal. Marami palang hindi intindi. So, pero ano, dahil sa pandemic, dapat one day, anong half day dapat yung seminar. Yung seminar. Pero dahil pandemic, so ginawa siya ng, ano, ng mga 20 minutes, ganun. So, yun nga mga makagapo, bali pa uwi na kami. Tapos, i-update ko na ngayon ang nangyari. So, bye. Bye.